Ito pong aking kinakaharap ngayon. Paliwanag ko po sa inyo, ako po ay hindi nagtatago sa kasong ito dahil ako po ay may kasalanan. Hindi po. Ako ay umiiwas dahil pinoprotektahan ko po ang aking sarili. Bakit ko pinoprotektahan ang aking sarili? Sapagkat ang lahat po ng nangyayaring ito sa kasong ito, na napakasimple lamang po ng kasong ito, simple case lang po ito na 4 taon nang nakabinbin dyan sa DOJ, pagkatapos ngayon ay binuhay na naman nila, pagkatapos ito ang ginagawa ngayon na sangkalan upang ako ay kanilang habulin. Mga kaibigan at mga kababayan, umiiwas po ako sa pangyayaring ito dahil hindi po katulad ang kasong ito ng kanila ni Congressman Tebes at ni General Bantag. Hindi po. Si General Bantag at si Tebes ang kumakalaban po sa kanila ngayon na tumahabol ay ang gobyerno lamang ng Pilipinas. Ang sa akin po ay complicated, sapagkat meron po akong ginawang kaso sa Amerika. Ang gumawa ng mga kasong ito ay yung pong mga magnanakaw dito sa bansang kaharian na nung sila'y nahuli, lumayas at nag-iwan ng kaso kasi mga abogado po yung dalawa doon. Pagkatapos iniwan nilang kasong ito na ginamit nila itong alias Amanda para ako po ay magkaroon ng kaso dito at dinamay pa yung 5 kong kasamahan na puro inosente. Pagkatapos po pumunta sila ng bansang Amerika, ay gumawa na naman po ng kaso doon. Pagkatapos pinaniwalaan naman sila ng bansang puti, sapagkat meron din siguro silang interes sa akin at sa paglago ng bansang Karyan sa Amerika, kaya nagkasundot, nagkasabwat sila, kaya nagkaroon po kami ng kaso sa Amerika. Hindi po namin gawa yun, gawa po nila yun. Pagkatapos nito, hinarap po namin ang kaso yun sa Amerika, 43 counts, kumuha kami ng 22 abogado doon at tinarap ang kasong yun na meron na pong sagot ang lahat ng kanilang mga inakusa sa amin. Naghihintay na lang kami ng panahon kung kailan yun ang trial mangyayari. Tagtatatlong taon na nilang pinopostpone. At least ngayon po November 5 matutuloy na. Kaya sila po ay wala ng ingay doon sa Amerika, sapagkat ito ay naharap na po ng aking mga abogado. Ngayon, naging complicated po ang aking sitwasyon dito sa bansang Pilipinas mulang nanalo si Bongbong Marcos at naging presidente siya. Nang pumunta siya ng bansang Amerika, nagbago na po ang ihip ng hangin kasi nung bumalik siya rito, kaibigan na niya ang bansang puting Amerika, kaibigan na po niya ang bansang ito at inopen na niya ang Pilipinas, kaya nagkaroon tayo ng mga Amerikanong marami dito, nandiyan na yung EDCA at hindi lamang po yun na naging open, pati po ako, ang kaso ko ay naging complicated dahil isinama na po sa sitwasyon na ang mga puting yan ay naririto at ako po ay hiningi na nila sa kamay ng rehimeng Marcos. Kaya nung December 21 o 22, nagkasundo na po yung dalawang yan, ang rehimeng Marcos, si Marcos mismo at ang FBI at CIA, nagkasundo na po na ako'y ibigay sa kanilang kamay. Ibigay ni Marcos ako sa kamay ng mga puti. At mula noon, under surveillance na po ako dito sa aking sariling bansa. Diyan sa aking mga compound, meron ng mga drones, araw at gabi. Gawa po ng mga puti yun. Pagkatapos po, naghanda kami kasi ayaw po nila ang tinatawag na extradition. Kasi may extradition treaty tayo. Yun ang legal na paraan para ako ay humarap sa kaso doon sa Amerika using my constitutional rights. Ayaw nilang dumaan doon sa prosesong yun na legal sapagkat magiging matagal daw. Ngayon, mga kaibigan at mga kababayan, bakit po ako ay under surveillance ng mga puti?
Kasi ang gusto po nila ay rendition, yung extraordinary rendition, maaring kidnapping at maaari pong assassination. At mayroon pa po akong patong na 2 milyong dolyares sa ulo ko. Ibig sabihin, 110 milyon pesos ang reward o ang award noong pwedeng humuli sa akin o kaya pwedeng gamitin para ako ay mapasakamay nila ng mga puting ito. Kaya naging complicated po ang kasong yan sapagkat nung nalaman naming extraordinary rendition ang kanilang gagawin na lulusubin kami na illegal sa aming mga compound, nakita po ninyo naghanda na kami. Araw at gabi ay meron po kaming paghahandang ginagawa na anumang oras na kami lusubin illegally, kami po ay tatayo sa aming mga paa, tatayo at ipagtatanggol namin ang aming sarili at ang aming mga propriedad na gusto nilang lusubin at gusto nilang by force papasok po sila upang gumawa ng extraordinary rendition. Yan po ay pinatotohanan noong February nung dumating yung apat kong abogado dito at sinabing ganun nga ang kasunduan nitong rehiming Marcos at ng mga puting ito na FBI o kaya CIA. Kaya po kami naghanda sa compound namin sa Tamayong, compound sa Dabao, compound kahit saan. May mga drones po. Drones yon ng mga puti na nagsusurveillance sa amin. Nung nakita nilang kami handang-handa para harapin sila sa mga illegal na gagawin nila araw man o gabi, ang ginawa po mga kaibigan, pumasok itong playbook nila na noong pang November ay sinabi na ni Maharlika at ng ating VP na tatrabahuin nila ako. Tatrabahuin nila ang kingdom at tatrabahuin nila ang SMNI. Kukuhanin ng prangkisa. At yung mga workers ko, active man o hindi, bibilhin po nila at gagawa sila ng mga kaso laban sa akin na puro kasinungalingan. Diyan na po pumasok ang Kongreso at ang Senado. Kongreso po, walang dahilan. Pinatatawag, pagkatapos, ang kanilang playbook, ginawa na kuhaan, kukunin, o kaya iligwak ang prangkisa ng SMNI. Lahat po ng pangyayari doon, puro rumoron lang po yun. Pagkatapos, ako pilit nila kung pinaaten kahit nakita nila sa mga dokumento na hindi po ako kasali na sa mga opisyal ng SMNI. Pero pinipilit pa rin nilang ako ay pumunta doon. Bakit? Yun po ay patibong. Sapagkat pag anytime pumunta ka doon, siguradong ang endgame ay pupunta ka sa kamay ng mga puti. Extraordinary rendition pa rin. Eh sa sarili ko ngang lugar, gusto nila akong pasukin. Lalo na kung pupunta na ako doon, ikokontem ka, pagkatapos dadalhin ka doon sa kanilang prisuhan, pagkatapos naghihintay na roon ng mga puti para ibigay ka sa kanilang kamay. Ganon din po dyan sa Senado. Bakit gumawa ng senaryo yan si Risa Contiveros? Nagbayad sila ng mga bayarang mga former worker na mga sinungaling na mga witnesses. Nakita na po yan at nadamay sa kasinungalingan si BP Sara at ang ating Pangulong Duterte na puro kasinungalingan ang pinagsasabi nila. At pinipilit ako ni Risa Contiveros na umaten sa Moro-Moro at bogus ng mga hearing na yon. Bakit po? Isa ring patibong yon mga kaibigan at mga kababayan. Pagka ako'y umatin doon, siguradong ang endgame po ay babagsak ako sa kamay ng mga puti. Extraordinary rendition pa rin. Nung hindi po nila magawa yun, kahit may mga warrant of arrest na sila, sapagkat hindi ako umaten sa kanilang mga hearing, kasi ito'y panggigipit at pagpapahirap. Tinan po ninyo, noong implement nila yung warrant of arrest, dito po sa kasong itong pinuhay nila, dismiss na po yan.
Mag-apat na taon nang na-dismiss yan. Dapat nga wala ng prosecution, wala ng kaso yan. Dapat binasura na yan kasi fail to prosecute yan. Failure to prosecute. Kailangan ibasura na yan ayon sa batas. Pero binuhay. Pagkatapos nag-announce na si SOJ Remulla na ito ang mangyayari. So ito dito de sa Davao, available. Ang dito naman sa Pasig, hindi natin alam kung ano. Pero merong kalahati ng kasong ito nandyan sa Pasig ngayon. Ngayon, because we are law-abiding, nung lumawas ang warrant of arrest na ito, ito pong lima kong kasamahan na puro mga inosente, dinamay noong mga dissidents na lumabas dito, yung mga magnanakaw sa kaban ng bansang Karian, patapos lumayas at pinapaniwala itong mga puting ito na gumawa rin ng kaso sa Amerika, ay ganito po ang nangyari. Kayon, iniwan nila yan dito. Simpleng kaso lang po yan. Napakasimple. Kung wala po nangingialam ang bansang puti, harapin ko po lahat yan. Napakasimple po ng mga kaso yan. Napakasimple po yan. Kaya lahat na ginagawa nila sa Kongreso, sa Senado, puro po yan patibong. O hindi ko alam kung ang $2 million, which is 110 million pesos, nasa kamay na ng mga atat na ito na maging award nila. Kaya atat na atat silang ako ay kanilang madampot, mahuli. O, nakikinig kayo ng PNP, NBI, CIDG. Baka hindi niyo alam ang mga bagay na ito na kayo ay sumusunod lamang. At hindi nyo alam ang mga bagay nito na sinasabi ko. Dapat malaman ninyo na itong kaso kong ito complicated sapagkat dalawang bansa ang nagkasabwat. Bansang puti at bansang Pilipino ang nagsabwatan para ko'y damputin. At ang endgame ay extraordinary rendition, which may be kidnapping and which may be assassination. At ako ay very inclined ako na assassination talaga ang mangyayari sapagkat para bang iniisip nilang ako ay mayroong kinalaman sa politika dito at ako'y hadlang sa kanilang mga plano na political. Ay hindi ko po kasalanan maging kaibigan ko si Pangulong Duterte. Bata pa po kami, magkaibigan na kami. Prosecutor pa lang siya, magkaibigan na kami. Hanggang ngayon, hindi ko po kasalanan yun, hindi rin niya kasalanan yun. Bakit ninyo ginagawang kasalanan para sa amin yan? Hindi ko rin kasalanan naging politiko siya at hindi ko rin kasalanan na ako ay naging isang ministro ng kingdom at lumago sa buong sanlibutan. Hindi ko rin kasalanan yun. Ngayon, ginagawa ninyong kasalanan sa amin yun, problema po ninyo yun. Ngayon, ako po ay hindi nagtatago sa kasong itong napakasimple. Malayo po yun. Kayang-kaya ko pong harapin yan. Kaya ko nga harapin sa Amerika kung dadaan lang sila sa tamang proseso. O ito pang sa aking sariling bansa. Naging complicated po ito sapagkat ang lahat ng ginagawa nilang ito, patibong po. Bakit ginawa nilang bailabuling dito sa Davao? Para ko'y lumitaw at pumunta doon. Tapos naghihintay yung Sergeant at Arms na may warrant of arrest. Dadalhin din ako sa Maynila. Pagdating doon, yun po ang endgame. Extraordinary rendition pa rin. Babagsak pa rin ako sa kamay ng mga puti. Gusto ko man o hindi. Dito nga sa aking compound, sinusurveillance ako kung paano nila akong pasukin. Lalo na kung akong kusang loob pupunta doon na para kang manok na pumunta sa bitag na alam mong bibitagin ka. Kaya hindi po ako nagtatago ng dahil sa ako'y may kasalanan. O kaya ang aking mga kasamahan na kawawa naman, tingnan ninyong ginawa sa kanila. O pinasuot ng orange na para bang may mga kasalanan na sila sapagkat yan ay proseso. Nagpapasakop po kami.